Napatunayan nga sa korte na legal nga ang pagpapakasal ni Dr. Carlos Benitez kay Mrs. Irene Castro Benitez. Kaya sila humantong sa desisyong yan. And according to the law, since he was married, hindi pwedeng maituring legal ang inyong kasal ni Dr. Carlos. Kaya, the court has declared it void ab initio. And as of now, the court has approved your petition to have your marriage to Dr. Carlos declared void. Maraming salamat, attorney. Alam ko na mahirap itong prosesong ito. Ang importante ay naibigay pa rin ang korte sa atin kung ano yung gusto niyong mangyari. Anyway, Doc RJ, mauuna na ako at meron pa akong appointment. Sige, attorney. Salamat. And Lynette, congratulations. You can now call yourself again, Miss Santos. Congrats. Salamat. Salamat po ulit. Salamat po. Thank you, attorney. Congrats. See you. Congrats. Bye. Salamat. Thank you. RJ, maraming salamat, ha. Wala naman, Dinette. Hindi ko talaga alam kung ano yung pakiramdam ko sa ngayon. Sabi kasi nung iba na kapag kinasal ka na daw, yun na yun. Kung sino man yung taong pinakasalan mo, minatawang makakasama mo ang pangbuhay. Pero, nagkamali ako. Nagpakasal ako sa maling tao. Hindi madaling kalimutan ng isang tao na minsan naging parte ng buhay mo. Na minsan na minahal mo siya. Pero nung nalaman ko na napawalang bisa yung kasal namin ni Carlos, parang gumaan yung loob ko. Parang nawala yung bigat na nararamdaman ko. Kasi siguro, pagsimula na ako ng bago sa buhay ko, nakasama ka. Basta, Nay. Nandito lang po kami ni Tatay para sa'yo. Para po sa pagsisimula mo ng bagong chapter ng buhay mo. At sa akin lang naman po, no? Eh, free ka na, Nanay. Free na rin si Tatay. Oh, ano ibig mo sabihin? Sa tingin ko lang naman po, no, eh, dapat pagbigyan niyo na po yung mga sarili ninyo. Ano yung sinasabi mo? Siyempre, pag masaya kayong dalawa, edi mas masaya po ako. At matutupad na rin yung pangarap ko na mabuo yung pamilya natin. Pero sa akin lang naman po yun. Kayo naman magde-decide nun. Annalyn, anak, tama na. Tama na. Hindi madali yung gusto mo, anak. Marami pang kailangan ayusin at i-consider. Ang importante, alam ng nanay mo kung gaano ko siya kamahal. At alam ko na rin kung anong nararamdaman niya para sa akin. Kaya, Lynette, nandito lang ako. Maghihintay hanggang maging ready ka ulit. Narinig mo po yun, Nay. Ako narinig ko yun. Witness ako dyan. Tama na.
Sir! Sir! Sorry, sir! Sir! Tama, sir! Tama. Pasensya na po! Pasensya na po! Sir! Kaproblema yata yung waiter doon sa isang customer. Mainit yata ang ulo. Anyway, celebrate na tayo. Yes! Na order po. Na tayo. Kuya, pa-order na po, please. Sige, anak, ikaw na lang mag-order para sa atin. Po. Ano po, isang calamares, isa pong french fries, fish fillet, sweet and sour, tapos po, tokwa. Nakausap ko si Denise. Ang sabi niya hanggang ngayon, hindi pa rin niya matanggap na wala na talaga si Michael. Kaya ayaw niya munang lumabas. Alam mo, ang sabi niya, ang ironic daw. Ang dali niyang sinasabi sa mga pasyente niya, how to handle their grief. Pero ngayon, anong nangyari sa kanya? Ang hirap pala. Ikaw, Lynette, kamusta ka na? Alam mo naman na hindi iba si Michael sa akin. Kaya minsan naaalala ko pa rin siya. Sana lang talaga nakapag-usap kami ng maayos ni Michael bago siya nawala. Kung para sa akin nga, mabigat na eh. Paano pa kaya kay Denise? Hindi talaga madali na mawala ng taong minamahal. Lalong-lalo na kung yung taong yun, alam mo hindi nababalik kahit kailan. Pareho pala kayong nawala ng asawa, no? Pero yung kay Denise, sa masakit na paraan. Yung sa'yo, para sa ikabubuti mo. At least now you're free of Doc Carlos, Lynette. Alam mo, ngayong malaya ka na, siguro hindi masamang pakinggan mo talaga kung anong sinasabi ng puso mo. Ano ka ba? Hindi ko iniisip yan. Basta si Annalyn. Si Annalyn lang ang nasa focus ko. Si Annalyn lang ang priority ko. Siya lang ang wala ng iba. Si Annalyn? Oo. Hindi mo na kailangan alagaan yun. Tsaka, di ka naman magmamahal ng iba. Papakinggan mo lang kung anong matagal na talagang sinasabi ng puso. Alam mo, kung nandito si Michael, I'm sure kukumbince ka nun to follow your heart. Pwede ba kumain ka na lang kung ano-anong sinasabi mo dyan? Talaga? Ano? Sino nagutos na yung patay si Lynette? Ha? Si Moira ba? Sino? Oh, si Moira! Ah!
Nakita niyo po ba kung sino yung namaril? Hindi ho eh. Nagulat na lang kami eh. Bigla na lang may nagpaputok. Si Carlos. Nakita ko si Carlos. Hinabol niya yung mamang bumaril. Kilala niyo po siya? Opo. Dati ko po siyang asawa. Matagal na po siyang nagtatago dahil po sa mga ginawa niya sa akin. Hindi kaya yun yung motibo na nangyaring putukan kanina. Gusto kanyang gantihan. Pero Lynette, ang sabi mo, hinabol niya yung bumaril. Ang ibig sabihin, baka ho may ibang dahilan kung bakit nandito si Doc Carlos. Sige po, ma'am. Tatawagan na lang po namin kayo kung meron pa kami ibang katanungan. Salamat. Lynette, kamusta ka? Okay ka lang? Natakot ako, Katie, eh. Paano kung meron talagang masamang binabalak sa akin si Carlos? Paano kung ayaw niya akong tantanan? Okay lang kung ako lang eh. Pero paano kung idadamay niya pati si Annalyn? Alam mo, kanina maswerte tayo dahil nakaligtas tayo. Pero paano kung sa susunod, hindi na tayo swertehin? Kitty, natatakot ako talaga. Lynette, kailangan natin mag-ingat. Hindi tayo ligtas. Hanggat on the loose si Doc Carlos, kailangan natin ng proteksyon. Kailangan mo ng tulong ni Doc RJ. He needs to know what happened. Madam Moira. O ba si Empoy? Opo. Kanina eh. Let me remind you na hindi ka na pwedeng pumalpak ulit. Pasensya po talaga sa nangyari kanina. Ako na nga nag-set up. Hindi mo pa magawa yung trabaho nung maayos. Mamaya pupunta si Lynette. At sigurado ako na nandun si Carlos sa parang anino niya. Paano pag hindi dumating si Carlos? Imposible. Eh, napaka-obsessed nung mukong na yun kay Lynette eh. Kahit saan si Lynette, nandun din siya. Kaya siguraduhin mong patutumbay mo si Carlos, ha? Opo. Apong bahala. Tutumbayin ko yun si Carlos. Sige na, umalis ka na. Bilisan natin, baka naluto na si Ma'am Giselle. Oo nga, hindi pa naman nililate yun. Ay, anak, sandali. Tumatawag yung tatay mo. Pwede bang mauna ka na? Ay, sige po. Sagutin ko lang to, ha? Sige ka po agad, ha? Sige po. Hello, RJ? Hello, Lynette. Kumusta ka na? Are you okay now? Okay na ako. Sa katunayan nga, nag-text sa akin si Ma'am Giselle. Ang sabi niya sa akin, gusto doon niya makapag-dinner sa akin. Kaya nandito na ako sa restaurant. Dinner with Giselle? Oo. Oh, bakit? Paano mangyari yun? Eh, may importanteng meeting siya ngayon. At medyo masama rin pakiramdam niya. Ha? Pero kasi nag-text siya sa akin kanina, ang sabi niya, gusto doon niya makipagkita sa akin. Kaya pumunta na ako dito sa restaurant. Saan restaurant yan? Ita-text ko na lang sa'yo, ha?
Ah, sige. Mag-ingat ka, ha? Oh, sige. Bye-bye. Marami akong sabihin sa'yo. Kaya makinig ka. Wala akong kinalaman sa magpapakinabay, Sir Pepe. Hindi ako mastermind nun. Ginamit lang ako ni Moira para mapawalang sala siya. Kaya makinig ka sa'kin. Pinalabas lang ni Moira na inosente siya. Para ko ang kriminal. Hindi ko alam kung paano ko papatunayan sa ito, pero nagsasabi ako ng totoo. Dilan, kasalanan ko lang ang napatay ko sa Erin at nasaktan ko kayo ni Harry. Pero nagsasabi ako ng totoo, Lineth. Hindi ko haakuin kay Sir Pepe dahil hindi ako may pakananon. Kung meron mang dapat managot si Moira yun, siya ang nagpakita kay Sir Pepe. At pinain lang niya ako at kasabot niya si Dax. Kasi Tito Giselle, di ba 8 PM reservation nila? Hindi naman nalilate yun ah. Wala po siya. Inet. Sino ka? Sino ka rin? Hindi ikaw si Linette. Nasaan si Linette? May bala ka sa nanay ko, no? Pinadala ka ni Ma'am Moira? Saan ko napunta? Diyan ka lang, kinakausap pata. Pwede ba? Aalis na ako! Patawan mo nga ako! Ano ba? Patawan! Sumunod ka na lang kung ayaw mo masaktan. Lineth, maniwala ka sa akin. Gagawin lahat ni Moira para tuluyan siya makalaya. At ngayon, nasa labas siya. Ikaw ang puntirin niya. Lineth, sa katunayan, si Moira nag-utos na lahat ng to. Sa katunayan, Lineth, may inutusan si Moira. Siya naghihintay sa'yo. At siya ang nagpapunta sa'yo dito. Lineth, naalala mo kanina sa restaurant. May nagtangka sa buhay mo. Mabuti na lang nandun ako at napigilan ko yung walanging yun. Nahuli ko siya at napaamin ko na si Moira nag-utos. Gusto kang ipapatay ni Moira, Lineth. Kaya mag-iingat ka. Lineth, hmm? Kuya! Tulungin mo yan siya! Oh! Tumawag ng polis, dali! Ay! Ay! Mag-ingat ka, Lineth.